At huling araw po ngayon ng pagpaparehistro para sa barangay at SK elections. Napakahaba ng pila ng mga gustong humabol. Ang iba, madaling araw pa lang, nakapila na. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon! Ivan, mala box office hit nga ang pila ng mga nagparehistro sa Metro Manila at iba pang probinsya ngayong huling araw ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pilay mo kami, napunta kami dun, no? Nasa likod namin sila. Singit nga. Alas 8 ng umaga kanina, siksika ng mga nakapilang magpaparehistro para sa barangay at SK elections sa Aroseros, Ermita, Maynila. Sabi ng kumuha ng video, may isang tao raw na pipila na madaling araw pero pagdating ng umaga, isang grupo na raw ng mga tao ang darating para sumingit sa ipinila ng isa. Meron din po kaninang nag-try na 150 packs po silang sisingit. Isa lang po yung pumila. Siyempre po kami po, binantayan po talaga namin kasi ayaw po namin maulit yung kahapon. Agad daw itong inaksyonan ng Manila Police District. Ngayong huling araw ng registration, 300 to 400 ang binigyan ng queue numbers ng COMELEC Manila District 2. Sigurado na silang makakapagparehistro tulad ni Nazasi at Chris Lee na alas 3 na madaling araw pa pumila. Tapos ngayon lang po yung end ng school. Tapos ang dami pa pong requirements na ipapasa since mag-start na din po agad yung school year. 2 weeks lang yung pahingan. Itong Saturday lang talaga yung vacant time para makapag-register po. Pero si Joanne Takaldo, hapon na dumating, kaya't naubusan na ng queue number. Uwi na lang po kasi may mga bata po kami. Eh kung nagsabi sana po sila na magbibigay sila, eh maghihintay po, maghihintay kami. Sabi ng Manila District 2 Acting Election Officer, ang mga walang queue numbers, susubukan pa rin nilang ma-accommodate bago mag-alas 5 ng hapon, basta't matapos nilang lahat ng mga may hawak na numero. Kung ano, by chance, kung nasa discretion nila, kung gusto nila maghintay before 5, meron pa kaming chance na mag-cater ng mga ibang walang number, iaano namin. Pero pag ano na, pagpatak ng 5 PM? Hindi, minsan naabot kami ng 7 dito eh. Oh. Inaabot po kami ng 7 pagka ano, ng kwan. Bakit? Hindi ko rin alam. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, marami rin nagpaparehistro ng mga senior. Siyempre, priority ng senior, PWD. Ang mga senior citizen, PWD at mga buntis kahit walang queue numbers. Agad naman daw ipoproseso ang registration. Sa isang mall sa Quezon City, maaga pa lang ay mahaba na ang pila. Nagbigay na sila ng stub number dahil 800 lang ang kota ngayong huling araw ng pagpaparehistro. Kahit mahaba pa rin ang pila sa loob, presko naman dahil sa loob na ito ng sinehan. Ganito rin ang sitwasyon sa registration sa isang mall sa Pasay City. Sa Giginto, Bulacan, madaling araw pa lang may nakapila na. Pero hindi lahat nakapagparehistro dahil sa cut-off na hanggang 200 lang. Dismayado tuloy ang ilan. Hindi man lang daw sila sinabihan kahit araw-araw sila pumipila. Ayon sa election supervisor na si Attorney Julio Nicanor Ginto, naiintindihan nila ang reklamo pero hanggang 200 lang ang kaya ng kanilang sistema. Umabot na sa 4,000 ang nagparehistro simula noong July 4. Umabot naman sa tulay at kabilang kalsada ang pila ng mga magpaparehistro sa Corona del City. Marami sa kanila ay first-time voters at magpapalipat ng lugar. Mahaba rin ang pila sa isang mall sa Baguio. Gabi pa lang kahapon ay may nakapila na sa Lipa, Batangas. Hanggang 500 lang ang kota. Hindi nakapagparehistro ang ilan dahil kulang ang dala nilang requirements. Pagdating naman sa mismong pagpaparehistro, mahaba ang pila dahil 2 computer lang ang nakalaan. Ayon sa COMELEC, as of July 21, 2022, 3,079,761 na ang mga naprosesong application. Iginit din ng COMELEC na kailangang magtakda ng deadline para maisagawa at matapos ang lahat ng prosesong kailangang gawin tulad ng Nationwide Simultaneous Election Registration Board hearing at iba pang nakasaad sa batas. Ivan, dito naman sa Aroseros, Manila, 5:15 PM pa ang huling pagpapapasok ng COMELEC ng mga registrants. Pero matapos nito ay may mga humabol pa. Yun nga lang ay hindi na sila tinanggap ng COMELEC. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.
Magat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.